ang ating inihahanda at ano ang ating mga babayaran. Pwede po tayo mag-renew ng motorcycle. Motorcycle, etc. So, ito na po. Susundan niyo po ng video, guys. Welcome to my channel. So guys, in this video I'll show you about sa ating pag-registro sa ating motorcycle o motorcycle with sidecar. So ano ba po ang dapat nating ihanda para mag-registro po tayo? O ano po ang ating mga dapat babayaran? So i-discuss mo natin ngayon. So ganito lang po guys. Pumunta po tayo doon sa smoke test o emission testing center. Punta tayo doon. So dito sa amin mag-schedule. So magpa-schedule po tayo kung kailan po tayo bumabalik para mag registro. Kasi sa isang araw matanggap 24 at sa tanghali 24, so 48 lang within a day. So dapat magpa-schedule tayo para naman ma dali yung ating pag-registro. So, ito po ang ating unang puntahan, yung emission testing center. At pagkatapos noon, ang mababayaran naman natin doon sa emission testing center sa smoke test is 350. So, 350 lang po yung mabayaran natin doon. At pagkatapos, doon naman tayo sa insurance. So, sa insurance, 650 po yung mabayaran natin doon sa insurance. Pero kung ang registro po natin ay hindi pa nag-i-expire, so mag-i-expire pa lang, pwede tayo doon kumuha sa Inmueller. May CTPL po doon. So CTPL stands for compulsory third party liability. So yun po ang insurance na kinakailangan. So, pero kung nag-expire naman, doon lang tayo sa LTO na 650 yung ating bayaran. So, dalawa na. Tapos na po tayo nag-smoke test. At may insurance na po tayo. Doon na tayo sa office ng LTO. So, sa office ng LTO, yun po na ang requirements nila. Kung kayo po ay magpa sidecar, motorcycle with sidecar, so, ang requirements po, yung ikatatlo, yung affidavit to change body. Pumunta lang po kayo doon sa attorney. Kung maaari, doon lang po kayo sa PAW para makasip po tayo. Wala pong bayad yun. So, affidavit to change body. Affidavit to change body. At saka, OR, CR, original. So, yan lang po ang requirements. Ibibigay natin doon sa office LTO para maglagyan tayo ng bagong registro. At dito na po guys, makikita po natin ang ating penalty dito. So 4 years po ako hindi nakapag-renew. So ito po ang penalty ko, 150 lang po. So dito po kita yung inspector doon, tingnan naman yung motor. So kung kapag sidecar naman kayo, transfer, kailangan po yung motor dapat kumplito, naka lagay side mirror, brake light, signal light, lahat dapat kumplito kasi hindi po yun i-register na motorcycle with sidecar kung mayroon tayong kulang sa ating motor. So dapat po naka ano tayo kumplito po ilan lahat, signal light, brake light at ano pang kinakailangan ito. So ganyan lang po guys, pag pumunta doon, yun lang po ang ating kinakailangan ihanda, yung lima una. Tapos na po tayo nag-smoke test, 350. Alawa, insurance, 650. At pangatlo, yung affidavit to change body. Kung motorcycle, kung lagyan nyo ng sidecar, affidavit to change body doon sa attorney, PAW, parang walang bayad. At itong OR, CR. At saka CR, Certificate of Registration. Official receipt pala.
So, yan po guys. Ay, pakita natin doon. At ito na ang bagong UR natin. So, kikita natin dito sa baba itong total na nababayaran natin. Pati na itong penalty natin na 150. So, ito na 1,085.31 plus 1,000. So, 2,085 lang po yung lahat ang total na nabayaran. Sana nakatulong ang video na ito. That's all. Thank you. Kung may comment naman kayo, just comment lang dyan sa baba. Sa comment section. Para lalaman ko. So, God bless!